Ayan, hello, hello guys. Ayan, kakain tayo ngayon guys. Magmumukbang ulit si Coach. Ito, ating bilag na broccoli fried rice. So, samahan nyo akong kumain guys. Yung mga bago dyan sa aking channel, like and subscribe nyo si Keto Coach Leila. It's all about keto guys. Ayan, more healthy meals tayo guys. Ayan, ito yung mga pagkain na hindi kayo tataba and super healthy siya. So, ito siya guys, kabablog ko lang and mainit-init pa. So, kain tayo guys! Ayan, papakita ko sa inyo kung gaano kasarap ang pagkain talaga ng mga nagkikita guys. So, super healthy and super nutritious siya. Ayan, and masarap din siya guys. So, katatapos ng fasting ko, 16 hours, so kakain na si Coach. Kain tayo guys! So, ito talaga yung masarap sa keto guys. So, masarap naman siya. Masarap siya actually guys. So, mindset lang talaga. Kasi nga, hindi kayo, kumbaga, hindi to normal na, hindi pangkaraniwang pagkain sa mga hindi nagkikito. So, aakalain nyo na hindi siya masarap. Pero, believe me guys, once na try nyo pumasok sa keto diet, magugustuhan nyo talaga, promise ko yan sa inyo. Bukod sa kakain kayo ng masarap guys, pumapayat. Hindi naman pumapayat, healthy kumbaga. Ang keto diet is bonus lang talaga yung pagpayat guys. Sinasabi ko yan, bonus lang yon. Ang main goal talaga ng keto diet is para maging healthy tayo and at the same time kumbaga ma-maintain nyo yung weight nyo kung okay lang, kung hindi kayo over ano, talaga healthy way of eating kasi talaga ang keto guys, sa totoo lang. So since ako even though na naka-less na ako ng 25 kilos, so gusto ko pa rin siyang, gusto ko talagang ma-achieve yung aking 60 kilos na goal weight. So as of now, nasa 73 ako guys, so over pa din, pero gusto ko talaga 60 kilos. So hanggang ngayon, ayan, nagpa-fasting pa din ako at saka keto foods pa rin. So lifetime ko to talaga guys, lifetime ko siyang tinitingnan na lifestyle, lifestyle of eating. Ang sarap na guys, promise. So, kaya ako nagbablog habang kumakain guys, para ma-inspire ko kayo kung na ito lang talaga yung kinakain ko. So, para makita nyo kung gaano ako kasarap sa yun, para na-inspire ko kayo guys na masarap talagang kumain ng pangkito sa totoo lang. So, ito simple guys, konting hipon, dalawang itlog lang. So, complete meal na to. And ang ating broccoli, yun yung pagkukunan natin ng carbs. So, may carbs pa rin tayo. At the same time, super healthy yung ating carbs intake. Hindi kagaya ng kanin, guys. So, sa totoo lang, guys, ang kanin is carbs and sugar lang ang makukuha natin. Sa totoo lang. Oo, masarap kumain kasi before talagang high carbs eater ako. So, masarap talagang kumain ng kanin, lalo kung masarap ang ulam. Pero, since naka-adapt ako sa keto diet, guys, talagang na-enjoy ko siya. Kasi ito yung, ito nga yung diet na kakain ka ng masarap na hindi ka tataba. Alam mong healthy na hindi nakakataba. So, wala na, maiiwas ka sa mga sakit. Ayan, bago ako kumain, guys, ayan. Meron akong apple cider vinegar. So, may half pa. Ayan, uminom ako ng half. So, 1 cup to na warm water with apple cider. So, ayan, isa pang napaka-healthy drink. Never ako nag-soft drinks, guys. Magto 2 years na. Never ako nag-cheat sa rice. Nag-cheat ako minsan sa ibang iba. Pag talagang hindi ko na mapigil, or natukso talaga ako, ayun. Pero, binabawi ko siya sa fasting, guys.
Kasi ganun naman eh. Pag gusto mo talagang kumain ng ganun, kahit bawal sa keto, kainin mo guys. Kainin nyo. Huwag nyong pahirapan yung sarili nyo. Pero, ayun. May paraan siya para makabawi kayo dun sa pag-cheat nyo. Ayun, mag-fasting kayo. Kung kaya na ng katawan nyo mag-fasting guys ah. So, since ako kasi 1 year na ako mahigit na nagpa-fasting, almost 2 years na sa May. So, sanay na ako guys. Hindi ako nakakaramdam ng gutom. Yun yung senyales na pwede ka na mag-fasting. So, kung gutumin pa rin kayo, kain lang, huwag kayong mag-fasting. Yun yung masasuggest ko sa inyo. Ang sarap niya guys, promise, ang sarap. Kasi lalo nilagyan ko ng sili, umanghang, so lalong masarap. So, ayan guys, konti na lang, ilang subo na lang to. Ayan, mauubos na ni coach, ang takaw ni coach. Basta pang keto guys. Ayan, hindi ko talaga yan ititira. So, ubos kong ubos yan. Pero, ayun nga, ayan guys, ito lang yung ating klase ng mukbang sa keto. Hindi kagaya ng ibang mga nagmumukbang guys. So, sad to say, pag nanonood ako ng mga mukbang, ayun, it's my ano lang to, opinion ko lang guys. So, sorry sa mga nagmumukbang. Latter part, wag naman, pero iyon yung ganong style na as in kasi ang style ng mukbang nila is magkahalo ang high carbs at saka ang sugar and then high carbs and then high fats. So, kumakain sila ng mga lechon na which is may kanin. Yun talaga yung big no-no sa keto diet, guys. So, sa keto, pwede kayong kumain ng karne. As in, kung gusto nyo puro karne, ulamin nyo, puro seafoods. Pero, dapat, yun lang yung intake nyo talaga, guys. Wala kayong intake na carbs, wala kayong, or meron man, pero manggagaling sa gulay yung carbs nyo, pwede yon. And then, ang sugar nyo, hindi manggagaling sa mga soft drinks. So, minimal lang talaga. Pwedeng may sugar, pwedeng may carbs, pero 5% lang talaga guys sa keto. So, ayun. Pero kung nagkikito kayo guys, okay lang. Kumain kayo ng kumain ng ano, ng kung gusto nyo puro karne, puro seafoods. Okay lang yun guys. As long as wala kayong take na carbs. Gaya ng ginagawa ko, kung napapansin nyo, diba? Before, more on meat ako. Tapos, ayun. Yung mga keto bake ko na mga cheesecake, ayan. Pulpat. Ano kasi yung pulpat? So, yun yung kailangan ng mga nagki-keto. Ang anghang niya, guys. Maubos na, guys. Wala na. Ayun, thank you, guys. This is Keto Coach Leila. Ayan, nagutom ko na naman kayo. That's dito sa ating mukbang. Ayan, thank you guys. Huwag sana kayo magsasawang sumuporta kay coach. And sana guys, na i-inspire ko kayo. Meron sana kayo nakukuhang health tips about keto diet. Or sana matry nyo guys. Ayan, thank you guys. This is Keto Coach Leila. Ayan, ubus na yung ating broccoli fried rice. Thank you guys. Bye-bye.